Welcome back po sa inyong lahat. At andito na naman tayo sa aking YouTube channel video. At ngayon guys, may pamamahagi naman ako sa inyong aral o tutorial ng paggagawa ng nausok na motor. And syempre guys, unang-una, dito lagi tayo pupunta sa Tambucho. Titingnan nyo kung anong usok yung motor na gagawin nyo. At kung ito itim, maaaring ito ay carburetor or air cleaner. And syempre guys, tinignan ko muna cleaner kung basa. Tuyong-tuyo naman yung cleaner niya. At dahil puti yung inuusok nito at hindi itim, ibig sabihin, nasa cylinder head ito at nasa block. And ibig ko sabihin nasa block, titingnan natin yung piston ring at piston kung kaya pa itong palta ng piston ring. And kailangan guys, titingnan yung mabuti kung ang usok ay itim or puti. And syempre guys, ito po ay Yamaha SA-155. Ito po ay kay Jason Ong Pontibida, tagapahinga Norte, Candelaria, Quezon. At shoutout po sa iyo at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat dahil sinusuportahan mo rin yung aking video and sa akin ka nagpagawa nitong iyong motor. And JJ Motovlog, shoutout sa iyo. Martos Reynaldo, shoutout. Elizabeth Gatmaitan, shoutout sa iyo. And Ernel Perolino, shoutout sa inyong lahat. And syempre sa mga subscriber ko. And guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel at gusto nyong matuto ng lahat ng motor, ituturo ko sa inyo. Pindutin nyo lang yung subscribe and then huwag nyong kakalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated at makita mo yung ating mga ginagawang video araw-araw. At yan guys, nadito na tayo. Tagbabalik na tayo dito sa ating Yamaha SA-155. And tatanggalin nyo rin itong cover ng spark plug. Dalawang klase ito guys, kaya meron ito para hindi kasi nung mainit sa binti. Kaya meron cover yung kanyang tambucho. At isa pa yung hangin. Pag tumagos dito, maganda ang pasok sa kanyang cylinder head at hindi ito basta-basta mag-overheat. And tatanggalin nyo yung tambucho. At saka pala guys, huwag po kayong mainip dun sa ating part 2 ng TMX Honda 155. Iko-convert po natin yun ng 5-speed at abangan nyo po yun. At yan guys, kailangan nyo rin kalasin itong tornilyo ng marker. And hindi kayo pwede ditong gumamit ng screwdriver kasi mababa ang gasto. Kailangan kung gagamit kayo dito ay 1 peso coin or flat washer na matigas. At syempre guys, kailangan kung magkakalas kayo nito, kailangan naka top center ang ating timing sprocket na gear. At mapapansin nyo, meron siya ditong decompression or advancer. Marami pong tawag dito guys. At yan guys, mapapansin nyo dito yung kanyang guhit
At kung kayo magbakalas nito, aalamin nyo muna yung marker para pagbabalik nito, alam nyo yung marker. Minsan po kasi, ang magneto ay dalawang marker. Malilito po kayo doon kasi dalawang marker niya. Meron pong fire, meron pong F, and meron siyang T. Siyempre, doon po kayo lalagi titingin sa letter T. Meron naman po, ang Yamaha naman po, kalimitan ay dalawang guhit. Ang kanyang marker ay dalawang guhit. Yun po kalimitan lang sa Yamaha. And meron din po siyang isang marker pa doon na isang guhit. At yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, bago tayo magkalas nitong timing sprocket, titingnan nyo yung marker. At yan guys, meron siya ditong advancer. Kakalasin nyo yan, panoodin nyo lang yung pagkakalas. At medyo masalamot din tong balancer na to. At yan guys, tatanggalin nyo muna yan. Pagkatanggal nyo yan, saka nyo aalisin ang timing sprocket. Yan guys, nakaganyan siya. Yan po yung marker. Naka top center siya dun sa cylinder head. And ito pa nga pala guys, kailangan ang timing chain, lagi ingat na ingat nyo to. Kasi pag ito ay nalaglag sa ilalim at hindi nyo to nadukot, magkakalas na magkakalas kayo nito ng magneto. At ito po yung aral ko na ibibigay sa inyo. Kailangan lagi ingat nyo ang timing chain. Sa halip na matapos na yung gawain, magkakalas pa kayo ng magneto. Yan guys, kakalasin nyo lang yung mga tornilyo na stud. Mahaba to at tagos to hanggang black. Yan guys, lalagyan natin ng tali yung timing chain para sigurado. Pati isang apis ang isang ITX, malimit masira yung ITX eh. Gantong-ganto din, kaya isa. And may Allen siya sa loob ng cylinder head. At kailangan guys, pagkakalas din ito, hindi nyo pwede itong gagamitan nyo ng bilog na Allen. Kasi pag ito ay nabilog, pahihirapan tayo magkalas ito. At yan guys, yan yung kanyang Allen bolt. Napakahaba nito. At ito nga pala guys ay wala siyang washer. Ang pinaka washer niya dito ay itong nasa ibabaw ng cylinder head. Hindi siya flat washer. And syempre guys, itong dalawang stud na to ay medyo tukod sa itaas. Kaya ang diskarte nito ay itataas nyo muna yung cylinder head bago nyo matanggal yung stud. Hindi nyo kasi mabubunot yun nang hindi nyo iangat yung cylinder head. Yan guys, nakalas na natin yung cylinder head. At yan guys, makikita nyo naman, pangit yung sunog ng piston. And gasket. At tatanggalin nyo yung guide. Iingatan nyo rin to, kasi pag ito ay nabagsakan ng mabigat na bagay, madali itong maputol. At kailangan guys, nakatabi yung ating guide. At yan guys, bababaan nyo na yung timing chain. At ito yung kanyang liner. Siyempre guys, may dowel pin siya. Dalawang dowel pin. Guys, kakalasin natin yung piston.
lalagyan nyo ng basahan. Kasi pag pumatak sa ilalim, problema. Ayan guys, yung kanyang mga pyesa. Guys, susukatin natin yung piston ring. And yan guys, ang piston ring niya, lusot na yung dalawang lagari na yung kasya. And uusok talaga to pag mainit. Yan guys, yan yung ating bagong piston ring. And kakarbonin muna natin. Ayan guys, susungkitin nyo lang dyan sa likod at lalabas na siya. Wala kasi itong sakahan, kaya dandahan lang siyang lalabas. And dito naman tayo sa lock ng barbula. Gagamit kayo dito ng puncher, pwede rin sakit. Sakit na 14. And iingatan nyo lang yung lock na mawala. And isa lang yung kanyang spring. Tanggalin ang bulb. Tanggalin ang bulb seal. Tanggalin ang exhaust. Tanggalin ang bulb seal. And ito na guys yung bagong bulb seal. At iisasukat niya sa TMX155 na bulb seal. And syempre guys, atin tong inasinta barbula. Bago ko to inilagay dito, kailangan aasintahin nyo muna, titingnan nyo kung wala singaw ang bulb. Napakahalaga guys ng naasinta ang barbula. At kailangan guys, meron din kayo nito na puncher. Yan guys, okay na. Ilagay ang rocker arm.
at isunod ang stud ng rudder arm. Ilagay ang isang rudder arm pero guys, magkatulad lang itong rocker arm na to. Pwede silang magkapalit. Okay lang itong magkapalit. Pero mas maganda pa rin yung nakabukod ang pangkaliwa at pangkanan. Ako guys, pag nagkalas nito, kahit pa ito ay pareho, kailangan guys, yung pangkaliwa ay pangkaliwa. At yung pangkanan ay pangkanan. At I'm sorry guys kasi nasabi ko kanina na bago yung piston ring natin. And pinapaliwanag ko lang doon ay yung meron siya doon nakalagay na 1 and 2. Ibig sabihin yung tamang posisyon ng ating piston ring. And ito na guys yung ating bagong piston ring. Kailangan guys ganyan lang yung ating piston ring. Ganggabuho ko lang yung clearance. Pero dahil guys ito ay medyo may clearance pa rin. And sinabi ko naman to sa may-ari na pagka ito hindi nawala ang usok at meron pa rin, umorder na lang siya ng bagong block or pareborto. At yan guys, may tamang posisyon yung kanyang mga piston ring. Unahin nyo dito ay itong strainer. And itong dalawang manipis. And pinakamaganda nito guys ay kailangan yung pinakakanal niya sa piston ring ay huwag nyo pagtatapat-tapatin. Kailangan ay magkakahiwala yung kanyang piston ring. And syempre guys, nakalagay naman dun sa piston ring ay 2T. Ibig sabihin nun 2T, ibig sabihin nun ay pangilalim yung 2T. Ibig sabihin nun ay 2 top. Top yun. Nakalagay kasi dun sa ring ay 2T. Ibig sabihin nun yung nakatop at yung isa ay 1T. Ibig sabihin na pangitaas po yung piston ring na yun. At yan guys, sa mga nagtatanong kung bakit ano yung tamang kabit, yun yung tamang kabit niya. And ikakabit nyo itong lock. Kailangan yung lock, babagtingin nyo para hindi rin ito makatalon sa block. Kailangan pag-expand yung lock, maganda ang hakap niya dun sa globe ng piston. And lalangisan nyo itong ating cylinder head at piston. Kasi guys, napakahalaga na magkalangis itong ating cylinder head dahil bago yung ating piston ring. Kaya ito guys, minsan normal lang to pagkabuhay ng motor, uusok ito, pero mawawala naman yun. Kasi gawa nitong ating langis na nilagay. Yan guys, sasabayin nyo lang yung piston ring. Yung piston dun sa block. Kasama ang timing chain at yung guide. Yung dowel pin, huwag nyo kakalimutan yung dowel pin. At kung bago ka pa lang dito sa aking video sa YouTube channel ko at gusto mong matuto ng mga iba-ibang klase ng motor, tungkol sa wiring, tungkol sa generator, mower, mag-subscribe. And huwag mo kakalimutang pindutin yung bell para lagi kang updated sa ating ginagawang mga video. At maraming salamat po sa mga subscriber at sumusuporta sa aking video. And sana po hindi kayo mainip dun sa ating part 2 ng TMX Honda 155 na gagawin nating 5 speed. Yun po ay 5 speed. And marami na pong nagtatanong
at nagko-comment kung kailan ko ilalabas itong ating 5 speed. Yan guys, tatalayan nyo ulit yung timing chain. Kasi nga, napakasalimot din ito. At pag nalaglag ito, yari tayo dito. Magkakalas tayo dito ng magneto. Iniangat nyo muna yung cylinder head bago nyo ilagay itong stud. Guys, pumatak na yung stud. Yan, patak na nga. So guys, nakakabit na. And nakapitan nyo. At ito ay may allen bolt din sa loob. Pantay-pantay lang yung hapit. Yan yung sinasabi ko sa inyo laging marker. Kasi guys, pag natandaan nyo yung unang marker nito, hindi na kayo mahihirapan mag-tap ng ating timing sprocket. Kasi alam nyo na yung unang kinalas nyo, syempre, tatama na yun. Diba, napakagandang tips nito sa inyo? Hindi yung kalas ng kalas, hindi nyo alam yung marker. And ito guys, uunahin nyo itong ating sprocket timing. And pauhulin nyo to. Pero bago nyo ilagay ito sa camshaft, kailangan susuot nyo muna lang ganyan. Tingnan nyo guys kung paano. Yan guys, ganyan. Pagmastan nyo lang mabuti. Yun, diba guys? Napakadali. And pag tumama na yung balancer na yun or advancer, or deco, marami kasi guys tawag dito. Saka nyo siya ilalagay dito sa camshaft. And syempre kailangan naka top center yun. Kasi nailagay nyo nga sala naman sa top center. Palyado naman yung motor nyo. Kailangan sentro-sentro at hindi kayo magkakamali sa pagkaka-timing. And syempre guys, titimplahin nyo yung tensioner, yung bagsik ng timing chain. Hindi to pwedeng mabagsik yung timing chain kasi huhuni ang timing chain. Kailangan tama lang yung bagsik. At ito naman tensioner ay basta pinaikas nyo to, magkukusa na siya. At huwag nyo nang hahapitan yun, pabayaan nyo na siya mag-usa. Dahil ito ay self-adjuster kung tawagin. At yan guys, tune-up na natin to. Kailangan nga naka-top center bago nyo tune-up to. At kailangan pag tune-up ay yung hindi na ibu yung barbula bago nyo tune-up. Ito po ay 0.8 at 0.7. Yun po yung clearance itong SA Yamaha 155. And yan guys, yan po yung may-ari ng ating motor. At shoutout sa iyo ng marami. At kinakabit na po yung tangke. At paanda rin na natin to. At yan guys, napakaganda nung andar ng kanyang motor. At wala na siyang kausok-usok. Kita nyo man guys, ang ganda nung tambutso, walang umuusok. At sana guys, may natutunan kayo dito sa ating Yamaha SA155. At maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At God bless po.